Hello mga kawannabes, welcome back dito sa aking channel. And for today's vlog, pa Ilocos Norte na naman tayo. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at click niyo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. A few hours later. So yun mga kawannabes, dahil hindi pa tayo naghahapunan, stopover muna tayo bago natin akyatin ang T-Plex. Kasama ko rin sa biyahe ang aking pamangkin, kapatid, ang aking baby girl, at ang aking mga pinsan at tiyo. After namin kumain, biyahe na ulit. Many hours later. Mag-uumaga na ngayon at narating din namin ang pinakandulo ng T-Plex. Stopover ulit kami dito sa gasolinahan sa dulo ng T-Plex para makapag-inat-inat, makapag-restroom at makakain na rin. Mahaba-haba pang oras bago pa rin kami makarating sa norte, kaya medyo natulog muna ang driver kaya kami nang tagalan dito. Later, biyahe ulit kami. A few moments later. So yun mga kawannabes, kung napapansin niyo sa labas, mag-uumaga na at ngayon lang ako nagising, kaya hindi ko na namalayan ang pagpasok namin sa norte. Eto na nga at nadadaanan na namin ang pinakasikat na bridge dito sa Ilocos Sur, ang Old Quirino Bridge. Considered as one of the country's most beautiful bridges, this art bridge next to the Vigan Gap is considered as an iconic symbol of Ilocos Sur. Quirino Bridge is located at Barangay Banawang Santa in the province of Ilocos Sur. Quirino Bridge is the 456-meter arch bridge that connects the town of Santa and Bantay. Ang bridge na to ay isang tourist destination na talaga namang dinadayo ng mga turista na papuntang norte. Sobrang ganda kasi at napaka-cool. Instagrammable din ang lugar kaya maraming nagpapapicture. At syempre, magpapahuli pa ba naman ang inyong wannabe? May pa-moment sa tulay? 8 hours later. Sa tagal ng aming biyahe, nakarating din kami sa aming tutuluyan. At eto nga't kumakain na kami. Yan ang aming mga ulam. Ulam Ilocos. Kain muna at mag-rest. Abangan niyo ang susunod na vlog ko.